Good evening, good evening. Dinig ba tayo? Good evening sa inyong lahat. Good evening mga ka-TSC. So, ano ba to? Ayan, first, Ariel Alumsabe, good evening. Edmar de la Cruz. May bago na naman tayong matututunan. Danilo Garbosa Palmes Jr. Parang, ayan, yan yung ano natin. Good evening kay Renz Gayon. Antay tayo ng konti, mga 2 minutes siguro para dumami tayong konti. Inom muna tayo ng ano, kape. Okay ba yung audio natin? So, binago ko ng konti yung layout natin para pag after ng tutorial natin, i-upload ko sa YouTube. Hindi ako mahirapan mag-edit. Natawa naman ako sa comment ni Ramsey. Wait lang sa mga classmates namin sa... Shout out kaya Jan Edmer Barredo. Alitre. Grabe yung kape. Naka-AC na ako. Tawag dito. Ang lakas pang magpainit sa katawan ng kape. Teka, saan ko ba makikita yung ano? At yung live stream natin ngayon, kung matatapos ko siya ng mga 1 hour lang or 1.5 hours, ikakat ko muna siya noon. Tapos, after ng live stream natin, yung mga nanalo dun sa pag-giveaway natin na dalawang... Si Yung Ho, tagalista ng Noisy. Parang nasa classroom na talaga tayo ah. Yung mga nanalo dun sa pag-giveaway natin after ng live stream, magbibigay ako ng ano, 1 hour para i-claim ninyo yung premyo. Ano? Pag naibigay ko na yon, magpatuloy tayo sa pagbibigay ng premyo next time naman. Complete attendance only. Good evening, good evening. FA or FG? Ako pag endgame na, FG ako. Kapag sa low level, mas lamang yung FA kasi napakalaking tulong ng heal. Pero pag endgame na kasi yung lahat, matataas na yung defense. Hindi na ganun ka-importante yung heal ng FA. Shout out sa mga taga Guild Prime na nagwawalis ng basura sa AFI nga. Oh, 1 minute, 1 minute mag-start na tayo. Uy naman, yung internet natin nagpuputol-putol. Sana okay siya. So ngayong gabi, yung pag-uusapan natin ay FS at meron akong dalawang builds. No? Dalawang builds ng FS na i-share sa inyo. Top fan na pala ako. Yun. Shout out kay Eric Katakutan. Ange siguro yan ano. So, yung mga hindi makakakuha ng prizes nila ngayon, pwede pa naman. Di naman may expire kagad yun. May expiration ano. Sige. So, start na natin. Sa tingin ko okay na to. Yan, so paki-like na rin yung live stream natin ha.
May absent pala na, may absent. So ayun, nagpa-poll tayo kahapon sa ating live stream at ang pinakamataas ang boto ay Shielder. Kaya ayan, tayo ay magdi-discuss ng Shielder tonight. At ang gagawin muna natin ay i-discuss ko tong unang build, no? Meron tayong dalawang builds na i-discuss at farm build silang pareho. So kung meron kayong mga katanungan, i-drop nyo lang dyan para masagot natin. So example, yung pinag-uusapan natin ay lahat tungkol muna sa skills. So yung mga tanong muna natin nun sa skills muna. Ano to? Pengen naman pambili ng farm set habang... O, sali ka na lang sa pag-giveaway natin. No, may ano tayo dyan. O sige, game. Simulan na natin. So ganun muna yung topic natin. Example, ang pinag-uusapan natin ay build, ano, yung stats. So yung lahat ng tanong natin dapat sa stats muna, no, para hindi tayo habang nag-uusap tayo ng stats biglang yung tanong mo ano yung DPS combo. So ano tayo, para may sistema pagka ano, hindi tayo nagkakagulo-gulo. Sige, good evening ulit. Ako nga pala si TSC Game Center, no? Welcome sa ating channel. Yung mga hindi pa naka-like, like na, follow na, at sama kayo sa ating pag-giveaway. Meron din tayong YouTube channel, TSC Game Center, at yung group natin kung saan ako nag-a-updates, no? Nagbibigay ng updates, weekly updates, ay TSC Marketplace. Lods, paano maging English ang language? naka-emulator ako. So, yun yung gamit ko para maging English. Ayan. So, syempre, bago natin simulan ng discussion, titignan muna natin yung stats natin. So, ito yung attack stats natin. 62 CRI at 62 MCR. So, yan yung critical damage. Ano? SSA and the rest. Defense naman natin. At dahil tayo ay farmer, laging merong absorb, HP absorb yung mga build natin. So at gawin na natin yung lagi natin ginagawa na tatanggalin muna natin yung mga items. And then, i-explain natin later kung ano ba effect ng bawat items. Yung mga tanong na ano, hindi ko muna sasagutin yung ibang tanong, no? Para tuloy-tuloy tayo. Then, kunwari, after nung isang part ng discussion natin, yun, tanungin ko kayo kung may questions kayo. Ito, wala naman CRI. Okay, huwag na natin tanggalin to. Tapos, yung pet natin, ayan lang. Huwag na rin natin tanggalin muna. Wala naman siyang special effect. Okay. So, kamukha ng dati. Ang ating MCR sa mga farm builds natin, ang number one na stat na sinasabi ko ay CRI, no? CRI at saka max critical rate. So itong 29 na nakikita natin dito, yan yung CRI o critical rate increase. Yung 53 naman, yan yung ating max critical rate. So lahat ng characters sa kabal, mayroong base na 5 CRI. Okay? Meron tayong base na 5 CRI. So, ibig sabihin, kahit wala kang gamit, may 5 CRI ka na. Tapos, lahat din ng characters, kahit wala kang gamit, meron siyang 50 na max critical rate increase or tinatawag nating MCR. So, dito, meron tayong 53. San kasi galing itong 53? Yung 3 natin. So, nanggaling yan sa ating rune, ano, na ayun, no,
Kaya tinatawag nating MCR ito kasi yun, max critical rate. So MCR. So kung wala ka pa nito, kapag bagong gawa yung character mo, 50 lang yan. So tuloy na natin. Bago natin ibalik yung mga items, tignan na rin natin yung ating stats. So ito na yung stats natin. Dun sa unang panahon, meron tayong unang panahon. Noong unang panahon, ano, meron tayong dalawang sikat na builds ng FS. Yung Magic FS at saka yung Sword FS. Ano. So, simula nung lumabas yung BM3, noong lumabas na yung BM3, unti-unti nang nawala yung mga Magic FS. So, wag na natin siyang pag-uusapan yung Magic FS ngayon. Ipo-focus natin yung current meta, which is Sword Type FS. Okay? So, ito yung makikita nating stats kapag nilagyan natin yung ating Strength, HP, Attack Power, Damage Reduction, Knockback Resist, Down Resist, at Ignore Penetration. So, yan yung mga stats na makukuha natin sa strength. Sa int naman natin ay magic attack power, critical rate resist, critical damage resist, skill amp resist, knockback resist, at stun resist. Yung sa dulo naman, yan yung ating dex. So, attack rate, defense rate, evasion, stun resist, at down resist. May mangilang-ilang FS user na nagdadagdag ng stats sa kanilang dex. Okay lang, pero hindi mo mamaximize yung attack mo. Tandaan natin na ang FS hindi ganoon kataas yung kanyang attack power. Kaya I suggest i-maximize natin yung kanyang strength. So para din sa mga bago pa lang sa kaban, ano, alam ko yung mga ibang ka-TSC natin dito, alam na nila kung paano kunin yung standard stats natin. Bakit po malaki yung int sa dex stats ng FS boss? Ayan. So yung tanong ni Genesis Gomez, eto, sasagutin na natin. Dahil yun na nga, para sa mga bago nating ka-TSC, meron tayong standard way kung paano natin kukunin yung mga stats natin, no? So syempre kukunin natin yung stats na yan sa mga equipments. So sample na natin. So dito meron tayong ang aking suit ay Mithril, no? Sa mga set ng kabal, example, lahat ng armors ko ay Mithril, ang pinakamataas ang stats ay suit. So, lagi natin pagbabasihan yung plus 15 na suit. So, since ang pinakamataas na ngayon ay Palladium, so, kung meron tayong plus 15 na Palladium, mas maganda. Palladium and Arcadium, pareho lang naman yung stats nila. So, pwede natin pagbasihan yung plus 15 na Arcadium. So, let's say, focus tayo dito. Let's say, ang armors lang natin ay Mithril. So, ayun, titignan lang natin na ang dex natin ay dapat 154, which is pasok na, 193 doon, at plus 11. Okay. Int natin is 309, so pasok din tayo doon, 299 plus 10, 309. So, and then yung strength natin ay 386. So, ito yung minimum requirements natin. No? Bakit mas mataas 193 ay 154 lang? So, susunod naman natin titignan nun yung ating weapons. Okay? So, pagbabasihan natin ng stats yung ating equipments, armors, and weapons. So, titignan natin, meron tayong Mithril Blade. So, Mithril Blade, 4 shielder condition, 340, 272, 136, pasok din.
Next, meron tayong Lycanus Cristat. So, Core Shielder is 272. Pasok din tayo. And lastly, meron tayo Dex 204. So, yun yung isang reason natin kung bakit mas mataas yung Dex natin compared dun sa requirement nung suit. No? So, titignan natin palagi yung ating equipments. So, ayan. Ano ba yung tanong kanina? Bakit mataas yung int sa Dex stats ng FS Boss? So, yung sagot natin doon, ano, dahil sa equipment. Okay? Dahil sa equipment. Okay na ba tayo sa stats natin? Uy, salamat, ano, follower ka na. 105 pa lang yung nakafollow sa page natin. Thank you. So, etong tank type po kasi ang FS. Yes, no? Tank type ang FS natin. Ang main role ng FS natin ay tank. Tank and then support, no? Int based on armor, dex for weapon. So doon tayo laging nagbabase. Ngayon, dun sa mga lumipas na tutorial natin, Gladiator, Blader, and Wizard, kapag walang items, laging 5% lang yung CRI natin, di ba? Shout out kay Jensen Abestilla. So, 5% lang. But this time, 29. No? 29% kagad. So, hanapin natin kung saan nanggaling yung 29. So, dito muna tayo sa ating common at saka yung special nila. So, ito yung main reason kung bakit lagi kong sinasabi sa mga free-to-play, number one para sa akin ay FS. Ano? Kasi, tulad na sinasabi ko, sa dungeon, ang pinakamahalagang stat natin ay CRI at MCR. No? And then CDI. Tapos susunod lang doon yung SSA and then penetration. Bakit ko nasabi 'yon? Kasi cheap build tayo, ano? Pang free to play or farm set. Hinahanap natin yung pinaka-effective pero kaya ng bulsa. No? Syempre gusto natin na mataas ang penetration pero alam naman natin na mahal 'yon. Gusto natin na mataas ang AM. Pero mahal din yun. Kaya yung sinasuggest ko, CRI, MCR, at CDI. Cheap build, dungeon, and then effective din naman sa war or PvP. Sige, review na natin to. Ito na yung pinaka-advantageous na buff ng FS. No? So meron tayong, wala ka pang items, meron ka ng 60 CDI. At 24 CRI. So, yun yung reason kung bakit 29 yung CRI natin kasi 24 plus 5, 29 yung magiging base CRI na natin. Pangalawa, meron tayong Shield Harden. So, ito yung kapatid ni James. Joke lang. So, dito sa Shield Harden, meron tayong Defense 210, Ignore Penetration, and then damage reduction. So idagdag lang natin siguro alam na ninyo kung ano yung ginagawa ng penetration, no? So kapag meron kang 30 penetration, parang binawasan ka ng 30 defense. Kapag naman meron kang ignore penetration, meron kang plus 30 defense. Para siyang ganun, no? So damage reduction naman kung ang damage niya sa iyo 100, kung meron kang 30 damage reduction, 70 na lang. So, ganun lang siya kadali. Tapos, meron din tayong Mighty Wish. Meron tayong attack power na 144, attack rate na 240, and ignore penetration na naman na plus 40. So, yun yung isa. Ano? Napakamahal ng penetration. And yet, yung FS, napakadami niyang ignore penetration. Kaya ang FS ay makunat. S-
Sige, pagka sa passive na tayo, yung common passive, pag-usapan natin yan. And then lastly, meron tayong piercing shield na mayroong ignore penetration. So napansin nyo, ang taas ng ignore penetration ng FS. Ano? Kaya kapag nasa 199 war kayo, ang kukunat ng mga FS. Pero pag nasa 200 ka na, since yung endgame items, marami ng penetration, medyo lumalambot na ng konti yung shielder. Okay? So, next, move na tayo sa common passive natin. So, etong build na to, ano, hindi ko siya ina-advise para sa mga normal FS player. Ang normal build ko dyan ay meron tayong HP. No? HP. Tapos meron tayong offensive sense. Meron din tayong impact control. Damage absorb. At sixth sense. No? So, karamihan ng mga players yung original build nila, kukunin pa nila yung isang, yung defensive sense at saka HP. No? Hindi sila naglalagay ng attack rate. Yun yung common build ng mga players. Pero sa aking observation, mababa yung attack rate ng FS. So at least, ilalagay ko yung Eyes of Mind. Ito kasi pang farm ko lang siya na yung auto dungeon. Siguro kung matagal-tagal na kayo sa ating channel, yung auto dungeon, madalas yung nakikita sa channel natin. So, yun. Para hindi madalas mag-miss yung aking BM3 at BM2, kaya nilagyan ko lang siya ng ganito. Pero kung mag-standard build ako na ito yung main character ko, yung sharp eyes, papalitan ko yan ng HP. Okay? So, sabi dito, boss, pwede rin ba tanggalin ng HP ko sa common at gayahin ko yan? Pwede naman. Pwede naman. Pero pagdating kasi sa war, no, malaki yung nagta-times 3 or times 4 yung HP. Kaya tatanggalin ko yung sharp eyes kung ito yung main character ko. Okay? Ayan yung ating passive. Okay na tayo sa ating special passive skills at saka yung ating common passive. Okay na tayo? Hello? Farming lang naman, boss. Ah, pwede na. Yes, pwede rin. Nung yung Kuwabara, yung naging... Yung ginawa nating wizard doon nakaraan, Storm Guardian yon na level 200. Ano? Ganito lang din yung passive skills ko. Pero nakapag-guardian naman ako doon sa 200 war. So, hindi naman masyadong ganun kalaki yung difference. Okay. Sige. Ano ah? Reply din kayo pagka ano, baka isipin ko ako na lang mag-isa. Sige. So, isa pang dagdag na pinagkukunan natin ng kunat, ano? Tulad na sinabi natin, yung lahat ng force classes, meron silang astral weapon. Diba? So, astral weapon natin, nagbibigay siya ng defense. At defense rate. And dun din ang damage reduction. So, dito, magbabase yung ating astral shield dun sa kanyang crystal. No? So, kapag mataas yung grade ng crystal mo, let's say mithril, plus 11 yata yun. No? Mithril is plus 11. Tignan nga natin kung... So, ang crystal natin ay Lycanus. Kung di ako nagkakamali, ito ay plus 10. Ay, hindi. 11 na daw. 11. Tignan natin. So, yung ating shield ay grade 11 or level 11. No? So, habang tumataas, lumalaki din yung binibigay niya na bonus stats. Para saan ang astral weapon?
Sa mga first classes, ano, nagbibigay sila ng bonus stats. Yun lang. Nag-i-echo, Lods. Ah, nag-i-echo. Hindi ko alam kung bakit nag-i-echo. Hindi ako sure kung bakit nag-i-echo. Pero wala na akong ginalaw sa settings natin. So, yun. Kaya isasuggest ko sa inyo na isusuot nyo yung crystal. Example ngayon, palladium yung pinakamataas na available sa atin. No? So, kung bibili ako ng crystal, mas pipiliin ko yung palladium. Kunwari, may choice ako na yung blade ko ay palladium ba na blade or arcadium blade. Or bibili ako ng palladium na crystal, mas bibilin ko yung palladium na crystal kasi may ibibigay siya na bonus stats. No? Although, kapag mataas yung blade mo, no, yung blade naman ang mas pinagkukunan natin ng attack power. No? Pinagkukunan natin na mas mataas na attack power ay yung blade natin. So, ngayon, since napag-usapan natin yung weapons natin, nakakita na ba kayo ng shielder na nakakatana? O yung shielder na naka-orb? Nakakita na ba kayo ng shielder na nakakatana or naka-orb? Ayan, so ano daw maganda? Blade or katana? So, pag sisilipin natin, but ito sinilip natin. Pag sinilip natin yung stats natin, mas maganda yung blade, no? mas maganda yung blade. Kasi kapag naka-blade ka at saka crystal, hindi ka mag-a-adjust ng stats mo. So, ideal para sa shielder ang crystal at saka blade. Kaya lang, ayan, isa sa mga sagot natin, dati kasi may magic FS. So, mas mataas ang magic ng katana at saka orb. But, dati, nung sa PH ako, nagsusuot ako ng katana at saka blade kasi wala akong katana at saka orb kasi wala akong pambili ng blade. No? Sobrang mahal ng blade nun sa PH. Tapos, wala akong choice kung hindi magsuot ng katana. Okay lang naman, bababa ng konti yung iyong attack pero tataas yung dex requirement mo. No? So, hindi naman okay lang siya bilang farming setup. Ayan. So, yun. Kung wala ka pa talagang pambili sa una, kung kunwari, ang abot kaya lang sa pera mo ay outrageous na blade. Yung katana na fatal naman, sobrang mura. So, okay lang. Pwede kang magkatana. Pero, pag endgame na, yung final weapon natin, crystal at saka blade. Okay. So, tuloy natin yung discussion natin. Tapos na tayo dito sa astral weapon, common passive, at saka yung special. So, punta na tayo ngayon sa ating mga skills. So, kung titignan nyo dito sa baba, nakahiwalay na yung mga skills. No? So, ito yung mga notable skills na pag-uusapan natin. So, unahin na natin yung mga defensive skills. Ito yung ating Art of Defense o yung tinatawag na AOD. Ayan, nakakalula yung stats niya. Hindi ko na sila babasahin isa-isa, no? So, ang main purpose nito ay para kumunat, no? Ang disadvantage naman, habang ikaw ay naka-AOD, hindi ka makakapag-bike, hindi ka makakapag-dash, at hindi ka makakapag-force kick, ano? Nung unang panahon, yung AOD, hindi ka makakagalaw kahit maliit na distansya lang. Pero ngayon, ni-reward na nila, pwede ka nang maglakad.
George, magkano bayad? Ay, mamaya na yan. Ayan. So, ayun ang ating unang defensive buff, Art of Defense. Pangalawa naman natin ay Reflex Shield. So, sa Reflex Shield naman, kung nakapaglaro na kayo ng Dota, no? Siguro alam nyo yung Chainmail. Yung Chainmail, kapag tinira mo yung kalaban na may suot na Chainmail, bumabalik sa'yo yung damage, no? May percentage na bumabalik sa'yo yung damage. So, ito naman, parang ganun din siya. No? So, defensive din to, Reflex Shield. And then, etong dalawa na to, AOD at saka Reflex Shield, ay self-cast sa pang-sarili lang. No? Yung pangatlo nating defensive buff ay party buff naman. Ano? Party buff. Pwede mo siyang i-cast kahit sa'yo lang, no, wala kang ka-party. Nung unang kabal, kailangan may ka-party ka bago mo siya magamit. So ngayon, mas gumanda dahil kahit wala kang ka-party, pwede mo siyang gamitin. No? Pwede mo siyang gamitin. So eto naman yung Shadow Shield o sikat sa pangalang SS. Ito yung ating party skill. And then, nilagay ko din dito yung resist intention. Para dun sa mga bagong kabal player pa lang. Alam nyo ba, dati lahat ng classes may resist intention. Kaso matagal na yun. Ngayon, specific classes na lang yung meron. So, ang FS ay may resist intention, 50% down resist, knockback, stun. So, 50%. And then, meron din siyang heal. So, maximum of 2,300 heal para lang sa sarili. So, hindi siya pwedeng i-cast sa ibang players. Ito, defensive buff din kaso halos wala namang gumagamit nito eh. Ginagamit niyo pa ba ito? Ginagamit ko lang to sa war. Gamit ko sa war. And then yung ating fade step and dash, yan naman yung sa mobility natin. Idagdag lang natin dun sa mobility yung force kick. Way back high school days. Huwag kang maingay. Mahala tayo dad ko. Okay. So yun yung ating mga defensive skills or buffs na tinatawag natin. So next naman na nating pag-uusapan yung ating special sa offensive buffs natin. Number one dyan, meron tayong Mortal Bane. So, yung Mortal Bane natin, yan yung magbo-boost ng ating attack power. Yan, attack power. Kaya lang, in exchange of attack power, maapektuhan yung ating defense. DP, defensive power. Yung meron tayong minus defense rate minus 600 evasion at saka sa maximum defense, no? So sa advantage naman, attack power 460 at hit 600, penetration 250. So i-combine natin ang paggamit ng Mortal Bane sa Art of Defense. No? So, ganun natin siyang gagamitin. Kapag malambot ka pa lang, wag na wag mong gagamitin yung Mortal Bane na wala kang AOD. Pag high level na kasi may instances na pwede kang mag-Mortal Bane kahit hindi ka nagagamit ng AOD. No? Para kang nasa outer space. Oo, alien talaga ako. Oy, maraming salamat sa ating pa-stars from Le Cortez Castellano. Thank you very much. So, ayun. Para sa mga newbie, tip number one, ano? Kailangan itong tandaan. Pag mortal bane tayo, tayo ay gagamit ng Art of Defense. Ang Art of Defense ay
mauunang maubos, no? Kasi duration niya is 36, eto naman ay 54. So, ang Art of Defense natin, mauuna yung maubos. Para ma-maximize mo yung ating Mortal Bane, isusunod mo na yung ating Reflect Shield and or yung ating Shadow Shield. No? Pero pag nasa party ka, party dungeon, huwag mong gagamitin yung Shadow Shield para lang sa Mortal Bane. Kasi ang pinaka-purpose ng ating Shadow Shield ay ma-apply sa buong party. No? Pero kung solo ka lang, okay lang yon. So, gagamit ka ng AOD, Reflex, at SS while nakakast yung Mortal Bane. Ayun. Ngayon, bukod sa pagiging tank, ito yung number 2 na role ng FS. Dahil nga tayo yung pinakamakunat, no? Kailangan kukunin natin yung attention ng ating kalaban, yung boss, no? Para hindi tirahin yung ibang party mates natin. So, meron tayong dalawa. Provocation. No? Ito yung short range lang. Tapos, single target tayo dito. Duration is 20 seconds. And then, cooldown niya ay 30 seconds. Second naman na pang... Kapag may nagsabi sa'yo na player na aggro, so ibig sabihin, ito yung gagamitin. Provocation. At saka, Field of Provocation. So, yung Field of Provocation naman, ayan, nakalagay. Multiple monsters. So, ito yung maraming targets ang maa-attract mo. So, 1 to 5 yung range, no? And then, yung duration niya is 30 seconds. So, mas matagal siya ng 10 seconds dito. Kaso, yung cooldown niya is 90 seconds. Special cases lang natin gagamitin yung Field of Provocation. Ang lagi natin gagamitin ay provocation lang. Boss, ano po meaning ng aggro pag mag-dungeon? Pag aggro, ibig sabihin, agawin mo yung attention ng boss para ikaw lang yung titirahin. No? Yun yung aggro. So, pag sinabi nilang pa-aggro yung boss, so ibig sabihin, eto nun. I-provoke mo yung boss para ikaw lang yung tirahin. But di pwede pagsabayin ikas yung dalawa. Okay. Take note. Tama. Ano? Salamat sa question. Dito sa dalawang skills na to, pag kinas mo yung isa, ewan, teka, hanap ako ng monster. Pag kinas natin to, wala pala akong ano? Wala pala akong weapon. So, pag kinas natin, mapapansin nyo, magkukuldown yung dalawa. No? So, yun yung reason na pipili ka dapat kung provocation or field of provocation ang gagamitin mo. Kasi hindi mo pwedeng gamitin na magkasunod dahil nakakuldown pa rin sila. Ayan, tama. Sabay magkuldown kasi yan, boss. So, sana all tinitira. Sige. So, ayun. And then, naglagay ako ng dalawang special na skill dito. So, next natin pag-uusapan. Tapos na tayo sa mga defensive buff at saka offensive buff. So, isinama ko yung provocation at saka sa field of provocation bilang offensive buff. Pero hindi naman sila nagpapataas ng offensive stats natin. So, ganun. Next, pag-usapan na natin yung skills. No? Yung skills natin. Mostly, skills ng shielder ay short range, melee. Pero meron din siyang mga mid-range. No? Yung mga transcender skills niya, yan, 1 to 5. So, mid-range yan, 1 to 5. 1 to 5. Ito din, 1 to 5. No? So, yung ating heavy skills na tinatawag ay mid-range. Sa AFI talaga, madalas gamitin yan, provoke. Oo, kasi masasakit. Dun sa mga masasakit ang boss, ano? Yan yung ano natin. Madalas natin gamitin para hindi tamaan yung iba.
minus armor. Ah, ano yan? Sa special natin yan, itong dalawa. Yung minus armor natin. Itong dalawa. So, mapupuntahan na natin yan. Kasi, skills na yan. Sa skills na tayo. Okay. So, unahin natin yung skill ko na pang... Parang hugot kasi si Agro. Okay lang kahit masaktan ka, wag lang siya. Napakalalim. Ayos yan ah. Sige, ituloy natin. So yung akin pang AFK na setup, ginagamit ko lang yung mga Transcender skills natin. Shield taunt. Kung mapapansin natin yung mga skills natin, laging may down. May bonus silang CDI. Kaya, pinofocus ko sa shielder ay mapataas ang max critical rate at CRI. Kasi, para ma-maximize natin yung CDI. Pag-uusapan din natin yung suppress. Malapit na. So, ayan. Ito yung gagamitin ko, shield taunt, shield grenade, no? At yung ating hellcaster. Kapag hindi ka masyadong makunat, ano, kailangan mo din gamitin yung shield splinter. Kasi napaka-konting skills lang ng shielder ang may stun. Isa na dito yung shield splinter. Kung di ako nagkakamali, ito lang yung skill niya na may stun. So, pwede rin natin siyang idagdag dito. Do sa apat na yan, yung shield splinter ang may pinakamahabang casting time. Meron din siyang HP persistent decrease. So, yung parang nilalason din niya yung mga mobs. Ano, may negative HP siya over 8 seconds. So, ako normally, eto lang tatlo, no? Pero kung hindi masyadong matigas yung shielder mo, lalagyan natin ng shield splinter para meron kang stun. So, yun ang ating AFK, no? AFK at dungeon na skills. Ngayon naman, may special cases na kung saan magdi-DPS tayo, no? So yung DPS pala ang doon sa mga hindi pa nakakaalam, no, yung DPS ibig sabihin damage per second, no. So hindi, pag sinabi nilang DPS, hindi ibig sabihin ganito. Ito ay high DPS. Ibig sabihin sa maikling panahon, mataas ang damage mo. Kaya damage per second. Kaya lang syempre tamad tayong ang haba, high DPS. So DPS na lang, no. So high DPS talaga dapat. Ito ay high DPS, ito ay low DPS, no. Kaya lang para sa ating mga players, pag sinabi natin DPS, automatic na naiisip na natin high DPS. hindi pa tayo pumunta sa gears. Okay. So sa high DPS natin, madalas nyo makita yan sa PvP yung force kick, no? Pwede mong ilagay dyan yung force kick o dito para kung kailan mo lang siya kailangan, dun siya magagamit. So pwede mo rin siyang tanggalin dyan at ilagay sa skill bar, no? Kasi pag nilagay natin siya dito, kahit hindi mo pa siya kailangan, pag nag-combo ka, magagamit siya, no? Ano po ba dapat level ang mga skill? Para sa current meta, i-max lang natin yung level ng mga skill. Level 20 lahat. So, eto pala. Yung ating force kick, meron din siyang stun. So, dalawa na yung skill natin na may stun. Okay. So, yan lang yung DPS ko. Pwede nyo silang baguhin yung sequence. No? Example natin, ibalik ko muna si force kick dito. Example, pwede kong lagay si force kick. Tapos, normally, naglalagay din ako ng isang finisher, no? Sa PvP. So, kunwari ito, kanya-kanyang kagustuhan sa
combo kasi minsan may setup na mas madali kang nakaka-combo kung ito yung sa una. So pag-aralan nyo na lang yung sa inyo. No? Ako ito yung mas komportable akong combo. So normally naglalagay ako ng isang heavy skill dito sa dulo. So pwedeng ito at pwede rin naman yung mga transcender skills. So yun lang yung dalawang setup ko dito, isang DPS at saka isang heavy skill. Same lang yung sa combo ko, ganun lang. So ganun lang din yung ginagawa. And then yung sa BM1 naman, halos sa war ko lang naman to ginagamit, sa dungeon never kung ginagamit ang BM1. Same combination pa rin. And then siguro worth mentioning ang mga lances dito. Kapag ka, kunwari, may kalaban ka sa war tapos tatakas siya, pwede mong, kung naka-cooldown yung force kick mo, hindi mo siya mahabol, pwedeng sa mga lances, may chance na ma-down yung kalaban, makakalapit ka. Or, eto, ang shield ray. Kasi eto lang yung skill ng FS na singhaba ang range ng mga lances. Kaso matagal yung casting net. Ayan, no? 1 to 7. Eto, hindi ko alam kung bakit. Pero kapag ginagamit ko to, madalas, ang baba lang naman ng down, 75. Pero madalas, pag ginamit ko to, natutumba yung kalaban. So, hindi ko talaga alam kung bakit. Sa experience ko lang, madalas matumba yung kalaban. Ayun, so tapos na tayo dito. And then, dun sa nagtatanong kanina kung hindi ako gumagamit ng... Asan ba yun? Yeah. Suppress. Okay. So dito na tayo ngayon sa special skill ng shielder. Ito yung shield charge. So sa shield charge, meron tayong cooldown time na 180 seconds. Ang haba, di ba? Ang haba. Para sa shield charge naman, ito yung pinakamalakas na skill natin dahil mabibigyan tayo ng 10 skill amp, 500 additional attack power, 1000 hit, and then yung overpowering natin dito, ito na rin yung tinatawag na suppress. No? O yung iba, ito din yung tinatawag natin na parang silence, no? Yung magagamitan natin nito kapag kumagat na siya, hindi muna siya makakapag-skill. 5 seconds yan. So, overpowering. At ang pinakamaganda, yung critical rate resist. So, para kang nadadagdagan ng plus 21 CRI. Ito yan. Yan. So, sabi niya, ginagamit niya rin ito sa PvP 1-on-1. So, yes, pwede rin to. So, yun yung special natin sa FS. Ngayon, meron pang isang gamit, ang shielder, na may overpowering din. So, kung mapapansin natin dito, meron tayo ditong isa pang skill na nakalagay. Ito. So, kapag naka-BM2 tayo, siguro magtataka kayo minsan kapag nasa dungeon kayo, party dungeon, no? Nagtataka kayo bakit yung FS ninyo ay naka-BM2, hindi siya naka-BM3. No? So, yung dahilan natin doon ay yung ating shield storm. No? Yung shield storm, kasi meron din siyang overpowering. Ayun dito. So, yun yung dahilan kung bakit maraming magagaling na FS gumagamit sila ng BM2 sa loob ng dungeon. So, pwede nyo rin gamitin to, Shield Storm. Okay? May karagdagan pa ba tayo sa ating mga attack skill?
baka may suggestion or katanungan tayo sa ating attack skill bago tayo mag-move sa armors, sa equipment. Meron pa ba? Oh, eto pala din sa medyo sa mga newbie natin na nanonood. Dito natin mapapalitan yung speed, no? Yung kumbaga sa mga old player yung retarget. Dito natin papalitan yung retarget ng BM2. So number one is the fastest. Patingin ng passive mo, sir. Matagal po ba? Anong GD? CD siguro yan. CD ng skill ng FS sensor. Hindi ko masyado maintindihan yung tanong. Matagal po ba mag GD? CD siguro yan, no? Cooldown. Okay lang. Sakto lang yung cooldown ng mga skills ng FS. Ang dapat, mas dapat yung i-worry yung tamang paggamit ng mga buffs na to. Yung tamang, especially yung mong suppress, yung provocation, tamang timing para makatulong ka ng malaki sa party dungeon. Okay lang bang hindi mag-SS sa dungeon? Okay lang as long as hindi kailangan. Pero pag kailangan na, kailangan din tumitingin ka sa party, no? Kung nakikita mong may namamatay na madami. So kung isa lang yung namamatay, normally hindi mo ginagamit yung SS kasi matagal-tagal yung cooldown na ito. So situational yung mga yan. Timing yung kailangan at cooperation. Pangilan po ang FS sa solo farming? Kung pabilisan ng usapan, mababa yung ranking ng FS. Pero kung ang usapan ay free set at makakapag-solo ng madaming dungeon, siguro nasa top 1 or hanggang top 3 yung FS. Sir, any advice pag grinding papa-level sa skill? Hindi dapat level ng... Ano yan? Ano dapat level ng skill? Ako, nagku-quest lang ako. Quest lang para tumaas yung skill grind. Yung mga skills naman, lahat level 20 na. Di ako makatanong, Prof. FA ako. O sige, next natin yung FA niya. Boss, sa defense, eto pala yung passive. Boss, sa defense, offensive, HP. Yes, pwede mong palitan. I suggest itira mo yung Eyes of Mind. Kapag wala yan, madalas ka mag-miss sa BM2 at BM3. So, yung Sharp Eyes, papalitan natin ng HP. Tapos ikaw nang bahala kung gusto mo na Sixth Sense o gusto mo ng Defensive Sense. Pero ako, yun yung setup ko. Sa Kabal Mobile, magiging Transcender ka sa kaka-quest mo lang hanggang level 125. Ganda ng BM1 ng FS, astig para sa akin. Oo, may umiikot siyang aura sa paligid. Ano? Survivability, FS number 1. Kahit preset, yes. Passive natin, ito yung passive natin. Though, panoorin nyo yung explanation natin sa una ng video dahil special case ito kung bakit ganyan yung passive ko. O, sige, move na muna tayo ng susunod na pag-uusapan natin. Tapos na tayo ng BM1, BM2. So, bago tayo umalis para sa equipments, mag-BM3 muna tayo. So, para sa akin, yung BM3 na ginagamit ko ay disarm. Tama ba? Check nga natin. Yung nagpapataas ng MCR at saka CRI. Double check lang natin, no? Ito.
disarm siguro ito. Yes. So, ako ang ginagamit ko na synergy sa FS ay disarm lang. So, kayo nang bahalang gumawa ng sarili nyong combo, pero huwag nyong kakalimutang ilagay yung disarm. Yun lang yung suggestion ko. Kunwari, gusto nyo rin lagyan ng extreme critical, no? At saka use weak points. Pero huwag nyong kakalimutan lagyan siya ng disarm. Kasi pinapataas niya yung CRI at max critical rate. Anong level magkaka BM3? 130. I-quest mo yung 130. Ah, yes. Para-pareho lang. Sa Cabal Mobile, lahat ng characters na below level 200, Earth Aura muna yung meron. Once na umabot ka na ng 200, may chance ka nang i-craft yung ibang auras. So, kina-craft siya dito. Pabal online class, guys. Thank you. Naglaro ako ng Cabal PC, year 2010 to 2016. Pero, tinigilan ko na yung bisyo nung nagtrabaho ako sa Thailand. Tinigilan ko yung bisyo. So, ayun. Sa tingin ko, na-cover na natin yung important things sa skills. No? Ayan. So, meron pala akong bonus yung pang AFK ko. Ayan, lances. Bonus lang yan. Huwag niyo nang intindihin. Okay. So, punta na tayo sa lipat na tayo sa equipments. So, itong build ko na to, tank siya pero may halong damage. Ano? Mas mataas yung damage nito kaysa dun sa isang build na ipapakita ko. So, number one, ipunuin na natin yung ating critical rate. Ay, na Cabal Korea ako, hindi ako naglalaro ng Cabal time. So, siyempre, kukunin na natin yung Merge Hex Ring at saka Ring of Luck plus 2. Ayan, so 53 out of 53. Yung iba, hindi na sila naglalagay na Ring of Luck plus 2. No? Kasi gagamit sila sa weapon. Pero yung standard, kahit plus 1 lang pwede na magpalit ka na lang ng plus 2 pag may pera na. So, yan yung standard rings natin. Siyempre, sa una, wala ka pang Tyrant's Ring. So, magsusuot ka lang ng Critical Ring plus 1 or plus 2. Dalawa. No? Pero, pag may Tyrant na, mas maganda. So, eto na yun. 53 out of 53 and 129. So ideally, para mas tumaas yung damage natin, patataasin natin yung ating CRI. No? So amulet, pili kayo ng mga amulet na mapapataas yung inyong CRI. MCRI, sorry. Max critical rate natin. So may amulet of pain, mayroong Orphidia's amulet. So kayo nang bahala doon. And then, since wala ako ditong Sienna's Bracelet, no, yung tipid tips natin, gagamit muna ako ng isang Bracelet of Fighter at saka yung pang lifesteal, no, extortion. LD player ako. Yes, so Merga at saka Ron. 53. So tuloy natin. Kapag tayo nyo nang mag-hunt sa S1 yung Preduce Bracelet, okay na yun. Kasi tataas na rin, magpa-plus 2 na din dun sa ating CRI. MCRI. No? So habang lalong tumataas yung max critical rate, mas maganda.
And then yung eto, kapag nasa dungeon ako, vampiric ang gamit ko. Pero kapag nasa war, ano, earring of guard yung gamit ko. Earring of guard. Or pwede ka rin naman minsan gumamit ng force regeneration. Pero earring of guard, mura pero effective. And then, since mataas na yung ating CRI, no? Unless wala kang pambili ng Ring of Luck o kaya wala kang pambili ng Fatal, no? Pwede kang mag-adjust na CRI yun dito and then yung Ring of Luck plus 2 mo, papalitan mo niyang Critical Ring. So, nasa inyo na yon. So, yan. Fatal na weapon na at fatal na crystal. So fatal dapat pareho. At least fatal, no? Yung option nila ay CDI. Boss, matagal ko na napapansin, hirap ka sa letter R. Yes. Yun yung ano ko, speech defect. Speaking of, naalala ko nung bata ako, nung mga 1998 siguro. Yun yung panahon na dumadami yung mga PhilAm, ano, yung tinatawag nating half Filipino at tapos ibang lahi. Tapos yung mga artista noon, ano sila? Yung R nila talagang kahit hindi naman sila foreigner, inaarte nila yung letter R nila. Ano? Tapos, syempre ako normal nang ganito yung R ko. Tapos sinasabi nila, ang arte mo naman, hindi ka naman social. Sabi ko, ano bang magagawa ko? Speech defect ko yun. Ano? Ayun. So, going back, ayun, dahil pinapataas ko yung MCR at CRI natin para mas ma-boost yung ating damage output, naghahanap ako ng mga armors na may MCR din. So, ayan, yung gloves natin, meron siyang MCR. And then, yung suit natin, meron din siyang MCR. Yes, Kapampangan ako, tama. Ayan. So, ganyan yung build ko dito. And then, dito sa gloves natin, sobrang swerte mo na kung may amp pa yan sa slot or isa pang MCR. No? So, etong ganitong item, affordable pa to. MCR dun sa isa, tapos ikaw nang bahalang maglagay kung lifesteal or attack yun sa second slot. Ayun. And then dito sa suit natin, ganun din. Kung dual amp yan, hallelujah, no? Maraming salamat. Pero syempre, tipid pa tayo. Kung makadali ka ng may MCR, yun, suot mo na. So, para sa mga tipid players, gagamit tayo ng HP or defense. Yung iba naman, evasion. Pero I suggest HP or defense. Nasa dalawa lang. And then finally, yung boots natin. I suggest isuot mo yung pinakamataas. No? Pwede naman akong bumili ng Arcadium na 2-slot. Pero mas lamang ang Palladium na 1-slot. Kasi yung defense ang habol natin dyan at defense rate. Huwag kang maingay. Oh, kasi yung pamangkin ko yan naman. S naman yung sa kanya. Ako R, siya S. So, ayan. Kung 2-slot yan, mas maganda. Ang option natin, defense, HP, or yung HP absorb per strike. So, 3. Pero sa FS, I suggest defense or HP.
kung mas mahilig ka sa war, sa HP tayo. Kung ipapilot mo siya, kayang-kaya. Etong sa mga ano natin, costumes, ano, wala naman laman to eh. Pero kung lalagyan natin ng laman na tipid set lang, yung kamukha lang ng ating gladiator dati, HP, HP at saka defense lang. And then dito na lang tayo bumawi, mga CDI, ganyan, or attack, pwede na yun. So, yan, pag ako gumawa ako ng bike, ano, ganito yung bike na ginagawa ko para sa shielder. So, CDI at saka MCR pa rin yung focus ko. Yes, i-upload natin sa YouTube natin. Paano magbutas ng costume? Meron na tayong video niyan sa YouTube. Ang pangalan niya ay Empowering Costume. Okay, tapusin ko lang to and then sagutin natin yung question ni Pune. So, yan. Sa shielder, pwede ka magbaon ng dalawang epaulet, no? Yung guard at saka itong fighter. So, kapag ka hindi masyadong malakas yung kalaban na boss, magpa-fighter tayo. Pero, kunwari, yung si Tempus, ganyan, ikaw yung tanker, pwede kang gumamit ng guard. Kahit Arcadium guard. Huwag ka nang bumili ng Palladium. Arcadium guard lang. Magandang investment na yun hanggang endgame. Ganon din sa belt natin, pwede kang mag-guard at saka fighter. Huwag lang puro guard kasi pag naka-solo ka naman, masyadong mabagan. Yun. So, sa mga accessories, uunahin ko yung belt. And then, huli na natin lagyan ng carnelian at talisman at saka yung arcana, effectors, charm. Kahit huli na yon, yung belt, mas unahin natin. So, yun yung equipments natin. Fatal. Kung kaya nyong gawin na ganito, mas maganda. Kung hindi naman, HP or defense, same sa boots. And then sa gloves natin, dalawang attack or pwede mo lagyan din ng lifesteal. Ngayon, Lods, paano mag-craft ng extra inventory sa bike? Kapag meron kang RW3 pataas, pwede mo na lang buksan yung inventory dito. Yung sa bike naman, PW5 pataas yung meron. So yung final natin na stat, meron tayong 62 MCRI. At 59 CRI. So kung ang ating mga bracelet ay Sienna or Prejuice, magiging 64 pa yan. 64. So kapag ni-level 3 mo yung disarm ng BM3, magpa-plus 10 pa yan. So ibig sabihin, magiging 72 over 72. Almost 7 to 8 times sa tira mo, critical na. Kaya doon mas lumalakas yung BM3 ng shielder. Parang simple lang pero sa set na yan, papagastos ka na 5K. Pero ano naman to? Pwede mo na itong isabak sa... Pwede mo na rin itong pang-tank sa Tempus. So, ayan. Ano kasi yung question kanina? Ano daw difference ng HP absorb limit up sa HP steal per hit? Okay. So, dito sa ating huling page, ano, meron tayong absorb up. Yung absorb up, yan yung percent. Kung ilang percent sa damage mo yung malalife steal mo. Yung per hit naman, sa isang tira, yun lang yung maximum na pwede mong makuha. Ngayon, kapag yung HP absorb up ay 0, kahit na 1 million yung HP absorb per hit, wala siyang effect. No? So, make sure mayroong nakalagay dito sa HP absorb
para magamit mo yung HP absorption. So yun yung sagot natin doon. Boss, yung difference ng dalawang knives din, yun. Yun na yun. So HP absorb up, yan yung percentage. So kapag wala ka nito, walang silbi yung saan ba yan? Nawala pala ako dito. Walang silbi yung nasa vampiric earring. So in short, yung gear build niya is for damaging na lahat. Damaging. Eto, yung type ko na to, mas focus siya sa damage. So yung i-share ko na isa pang build, focus naman niya ay tanking talaga, pagtatank. No? Okay na tayo dito? Sige, tignan. Wala yata akong free na entry. Wala akong free na entry dito. Magkaroon lang tayo ng quick damage test kahit yung first boss lang ng... Eto, kahit yung first boss lang nito. And then, itutuloy natin yung discussion dun sa tank build naman natin. Wala pala tayong yun. So, sa BM3 natin ay mamaya ako i-discuss pag tuloy-tuloy tayong tumitira. Bale, sa BM3 natin, kayo nang bahala dun sa synergy. Basta ang nasasuggest ko lang, huwag kalimutan yung disarm. Kahit isang disarm lang. Okay na yun. Ayan, kung mapapansin nyo, maraming chances na critical yung hits ko kasi mataas yung ating max critical rate at halos nasasagad na ang CRI natin yun. Ano tayo eh? Fifth. So, kapag naka-disarm na tayo, magdadagdag pa yan ng plus 5. APDP sir, para kayanin dyan. Hindi ko kabisado sa FS yung solo. So para sa mga melee, dito tayo pupwesto. So pa-cooldown lang natin yung ating BM3. Anong set niyan? Ito lang yung set natin. So, damage set na niya ba ito? Kaya na ba 1k AP sa Blader 175? Di siguro. Ayan. So, pakita natin yung Ayan yung normal natin na critical rate at max critical rate. After ng... Asan yung disarm? Ito siguro yan. Disarm. Hindi pa rin. Teka. Set natin yung disarm. BM3. Disarm. Oo, makunat talaga ang... Ayan. So, pag nag-disarm na tayo, napansin nyo, naging 69/69 na. No?
So, kung nagsosolo kayo, pwede nyo rin gawin na level 3 yung ating disarm. So, huwag nyo kakalimutan palagi yung disarm. Ayan. So, ang ginawa ko, tatlong disarm naman. Tatlong disarm yan, magkakamuka. So, tignan natin kung ilan yung itataas niya mamaya. So, level 2. So, antayin natin siya mag-level 3. Level 3. Ayan. So, sa level 3 niya, 76 over 76 na. Diba? So, ang laking ano niyan. Kung papansin ninyo, yung mga tira niya, halos critical, sunod-sunod. Yun. Tapos, gagamitan pa natin siya ng shield charge. So, talagang tuloy-tuloy na critical yung ating makikita. Ayan, kung mapapansin nyo, mayroon na tayong attack rate, pero minsan nagmi-miss pa yung ating BM3. So, what more kung wala siyang attack rate? Mabagal lang talaga FS, kaso ang kunat naman gamit. Oo, tama. So ayun, ganun yung setup natin ng BM3. Disarm yung kasagutan. Nasa inyo na lang kung gaano kadami yung gusto nyo. So I suggest at least isang disarm sa yung synergy. Ginabi ka na, boss Odi. Oh. Sige. Ay patayin na natin to, sayang naman yung ano, yung drop. Bago natin siya iwan. Sa tingin ko mapapatay naman to. Bago natin ano. So next natin, ipapakita ko yung build na tank build naman. Tank build. Iloload ko lang yung character habang siya nga pala sa BM3 mas mataas ang DPS kung ang ginagamit mo lang ay isang disarm. Skill number 3. Ayan. Mas magiging mataas ang DPS mo kung isang disarm lang ang gamit. Okay na naman 'yon dahil 69 over 69, hindi na ganoon kababa yung CRI mo. FG, dun sa mga gear showcase, nandun. Good evening, kaya Angelo Mendoza. Paano po maging mama? Hindi ko alam. So habang ano, iloload ko muna yung isang FS natin. Okay, tapusin na natin siya, ano? Andiyan na siya. So, kunwari yan. Nakaya naman natin ng walang AOD na naka-ano tayo? Naka-Mortal Bane. Kasi mataas na yung defense natin. Pero pag bago ka pa lang, huwag mong gagawin yan. Kasi sigurado patay ka. Dapat isasabay mo sa AOD. Sir, any idea magkano pa-ups ng gear plus 15? Pag sa PH, no idea pa kasi hindi pa natin alam presyohan nun. Kung sa blader yan, kanina pa natikok yung boss. Oo, pero kung hindi kagandahan yung item mo din, tigok ka din. So, ganun lang ang ano natin. Pinaka main asset ng shielder ay makunat. Pero pagdating sa bilis pumatay,
hindi masyado. Okay, so magsiswitch muna tayo ng build. Ito ay ang ating kunat plus damage na build. Hindi naman ganun kagastos. Yung pangalawa namang ipapakita natin ay... Excuse me. Ang pangalawa natin ipapakita yung kunat. May konting damage. Konti talaga. Hindi masyado sa damage pero makunat talaga. Saan na yun? Ayan. So dito sa ating next shielder, hindi na natin i-discuss ulit yung mga skills. I-discuss lang natin kung ano yung pagkakaiba ng build na to dun sa isa. Okay? So, next build natin ay tinatawag natin na kunat build. No? Ito, ginawa ko tong FS na to talagang pang-tank lang sa Abandoned City. Kung alam nyo yung dungeon na yon, yung Abandoned City, yung nasa Arcane Trace, no? Ginawa ko lang to para doon. Yes, isusunod natin yung Warrior. Today, ang schedule lang natin ay Shielder. Next yung Warrior niyan. Pakapasok ko lang. Anuin natin bro, schedule natin siguro bukas yung Warrior. Ayan, so eto medyo mas advanced yung item niya kesa dun sa kanina, no? Pero eto ginagamit ko siya bilang pang tank sa dungeon talaga. Inilipat ko na lang yung AOG, nilagay ko dun sa Wizard. Pero since ito ay pantank, may baon talaga akong AOG dito. Normally, 9 o'clock sa akin. Normally, 10 o'clock sa Pilipinas. Ganun akong time naglalive. Sige, dito naman, ito yung build ko. Since sabi ko nga, ang main purpose ko dito ay pantank. So, importante na meron siyang HP. So, kanina, dalawang attack rate yung gamit ko. Dito naman, isang attack rate lang. Kailangan may HP. Okay? Yan lang yung gamit ko. And then, kung gusto mo na sobrang tank pa, though hindi naman ganun kalaki maitutulong nun, yung isang defensive sense, pwede mo siyang palitan dito. Pero, hindi ko siya masyado sinasuggest. Skills, pareho lang yan. So, build naman. Para sa pinakamakukunan na build. No? At eto, napakataas ng ignore penetration, the defense rate. So, defense ang nilagay ko sa dalawang slot. Fatal pa rin sa weapon, syempre. Fatal. So, fatal health, fatal. Kung afford mo ng 3 slot, edi wow. Pero para mura, fatal lang. So, check lang natin. Kasi kanina, Lycanus yung ating crystal. Ngayon, palladium. So, i-check lang natin yung ating astral weapon. Ayan, level 13 na siya. So, tumaas, diba? 212 defense, 1,600 defense rate, plus 75 na damage reduction. And then yung mga nagtanong kanina about aura. So, pag level 200 ka na, pwede mo nang i-craft yung special aura. Ako, ito lang yung dalawang madalas kong gamitin. Lightning for
increase AP, pampataas ng damage ng lightning. And then yung Ice Aura naman, pampataas ng defense. So ayan, HP plus 30, defense plus 450. So yung DP mo talagang mabuboost. Attack rate plus 2,000, defense rate plus 4,000. Ito naman, offensive na pala to. Ayan, ignore penetration, damage reduction. So kapag nagtatanky ako sa mga boss, Ice Aura tayo. Pag gusto ko naman lumakas damage, Lightning Aura. Although sa war, gagamitin mo yung aqua at saka yung flame. Pero ako, ito lang ginagamit to. Na nagtitipid tayo, syempre. And then, kung sino yung gusto mong, kung alin ang gusto mong makita dito, iti-check mo lang. Iti-check mo lang kung sino yung gusto mo. So, chinyek ko yung earth, makikita mo dito ay earth. Ayan. Wala pa ako sa FB. Sunod-sunod pa lang yan. Level 200. Kapag naging green na yung level mo dito. Starting level 200. Ayan. Pag level 200 ka na, pwede mo nang kunin yung i-craft yung mga aura. So, to complete, ayan yung boots ko. No? Defense pa rin yung nilagay ko. So, eto medyo pagtatawanan ng marami dahil bakit pati gloves mo ay defense, no? Normally, attack yung nilalagay dyan. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang main purpose ng character ko na ito ay pang-tank lang namin sa Abandoned City, no? Sa guild kasi namin, sige mamaya. Sa guild kasi namin, marami na kaming taga-damage pero hindi sila makukunat, no? So kapag sa Abandoned City, kailangan talaga ng makunat na FS. Kaya ayun, finocus ko lang ang defense. So yan pa lang yung gamit natin, 8,800 na. Wala pang accessories yan. 8,800 na. So, yun lang yung pinaka-difference. Wala naman akong binago, no? Kapag dungeon type, no? Arcana of Guardian ang gagamitin natin. Dito naman, Amber, kung dungeon type ka. And then, siguro ang may dadagdag natin dito sa build na to, may papakita natin yung sa mga suit. So, dito, attack, ay mura lang, no? Kung kaya mong lagyan ng MCR, masyadong mahal yon. Kung pwedeng CDI, yun eh, medyo affordable, CDI ilagay mo dito. Pero kung hindi naman, okay na rin yung HP. Sa vehicle naman, ayan yung sinasabi kong build, no? Pwedeng defense HP or mas madami yung HP. Ganun yung gagawin natin. Ganon din sa ating wings. So, HP, mas maganda sa wing yung dalawang HP kasi mataas yung bigay ng HP dito sa wing. Noong ginawa ko kasi ito, hindi ko pa alam. Ngayon, noong tinest ko, ay, mas mataas pala. So, tignan natin ha, kung ano yung sinasabi ko. Mapapansin natin dito na sa suit, ang isang slot ng HP, 100 lang. Diba? Samantalang sa vehicle, isang slot, 200 na kagad. No? Sa wing, ganun din. Isang slot, 200 na kagad. Dito naman, mas pinili ko yung dapat sa vehicle, next time na gagawa ako, dalawang HP na ilalagay ko dito. Dito ako maglalagay ng dalawang defense kasi isang slot ng defense dito, 30 na. Dito, isang slot, 20 pa lang. Ayan. So, ayan yung ano, yung oras ko dito ay 1 hour late. So, sa inyo ay 11:30. Sa akin, 10:30 pa lang. So, ayan yung ating dalawang build ng FS. So, ito yung kunat build natin. Yung kanina naman ay
So, ipapakita natin gaano nga ba siya kakunat, ano? Dito sa kunat build na to, bro, ang kahit hindi pa sila plus 15. So ayan, kung mapapansin nyo yung kunat build natin, matagal bago nila mapatay yan. Walang HP yan, ha? Walang HP yan. So, kapag nakakunat build ka naman, ang main purpose mo dito, party runs, ano? Ikaw yung tanker. At saka maganda din to sa war. Sa war, itong ganitong build, easy yung 600 points kahit hindi ka tumitira. Magpapabugbog ka lang, ano? 600 to 800 points ka na agad. Nakatayo ka lang. Itatayo mo lang siyang ganyan. Tapos pipindutin mo yung AOD, ganyan. Papabugbog ka lang talaga. Makaka 1,000 points ka pa. Bakit ganyan bawas sa'yo? Mataas, mababa? Uy, rainy evening. Ano yung observation nyo? Sabi ni Bench, bakit ganyan ang bawas sa'yo? Mataas ba yung bawas o mababa? So, ayan lang. Wala pa akong mga accessories na. Kulang ko lang yan. Wala tayong talisman at saka belt na matino. Black miss. Ah, mataas kasi yung defense rate natin. At makikita nyo din dito na ayan, yung may evasion, defense rate kasi natin mataas. Ayun, makikita nyo din pala dito, ayan, 57 out of 57 yung build natin ganito. So, kung maaalala nyo, lagi ko sinasabi na at least 56 CRI. So, kahit papano, hindi rin naman naiiwan yung damage nito dun sa kanina. Kahit nakakunat build tayo. Kapit tayo, pang tatlo ko na ito. Uy, ingat ka dyan. Yes, Katana build is okay. Hindi siya advisable, pero okay pa rin siya. Yes, sa totoo lang, kadalasan sa mga Pilipino, focus nila damage, ano. Pero nung nag-FS ako, marami akong naging kaibigan na Vietnamese kasi at saka Koreans kasi naghahanap sila ng magaling na magtank. Sa mga Pilipino, normally sinisigaw nila yung malakas ang AP ganyan. Pero kapag yung DP mo ganito, no. Tataas pa 'yan kasi wala tayong ano eh. Kapag nagtatank ako, naka-AOG pa ako dito talaga. So, ganun. May katanungan ba tayo sa ating ano? Sa ating dalawang build, FS builds. So, tapos na yung ano ko. Tapos na yung explanation ko dito, no? Sa FS natin. Kung may gusto kayong itanong o idagdag, ipag-usapan na natin. And then, kung wala na talaga, i-end ko na yung live stream natin. Asikasuhin ko naman yung mga nanalo sa pag-giveaway natin. Pwede na kayong mag-claim after neto. Ano mas magastos sa dalawang build, boss? Mas magastos yung may MCR. Try mo sa HB. May entry ba ako dito? Teka.
talagang target natin ng AHB, ano? Ay, wala pala ako dito. Ito pala yun, ito pala. So dito sa ganitong build natin, pwede na tayong mag mortal wound dito, dito sa bungad. Kahit hindi ako nag-AOD. Ay, wala pala akong ano, wala pa akong HP potion. Oo, tama. Tsaka, in the long run, ano, maganda dito sa AHB kasi pag busy ka, pwede mong i-AFK dito. So dyan, dahil medyo malakas-lakas pa yung damage, sasabayan natin ng AOD. Tsaka yung shield charge natin. Malayo daw, malayo. Ayan. Wings na lang, boss. Ano gagamitin sa tat? Wings. Yung ganito, wings. Ako, ganyan lang. Dalawang defense tsaka isang HP sa wings ko. Lods, pang solo free to play, ano ma-advise mo? FS, damage, or death build? Kung solo ka, eto papalitan mo sila ng attack. Pero eto, pareho lang ang gagawin mo. And then, mag-ipon ka ng pang AOG at saka fighter. Goods ka na nun. Ay, tapos na pala yung ano. Sorry, hindi ko nakita. BM to tayo. Skill ng wings. Ewan ko lang kung hindi, kung naka-reset to. Ano to eh? Dati kasing ano to, FA. Alam ah, tignan natin. Critical damage. Dito naman. Ako, eto muna unahin ko. Eto na lang. Critical damage increase. Eto. Sa wings. Eto yung unahin natin. Ano ba tong isa? Evasion, ignore, ignore damage reduction. Goods din naman to. Pero ako, eto dito tayo. Mortality. So, after natin doon, dito na tayo. Kasi mas dumadagdag AP ko nung attack ginamit ko. Bakit kaya? Ano daw? Ah, syempre mataas yung dual amp. Alam mo kung bakit mas mataas bigay nung dalawang attack? Alam nyo? So sabi ni Bench, nilagyan daw ng dalawang attack ito. Tapos kapag sinuot mo, mas mataas yung bigay na AP kaysa doon sa 7 skill amp. Alam nyo kung bakit? Oo, tama. Sa gloves niya. So, eto yung ano, di ba hindi ko naman naubos yung mga, teka, hindi ko naman naubos yung mga palaka. Pero, ayan yung kagandahan sa FS, oh. Yung damage 1. Oh, puro black and miss pa yan. So, kahit matulog ka na dyan, di ka parang mamamatay. So, once na kaya mong patayin yung first boss sa FS, sure, kayang-kaya mo na nun yung AHP. Yung first boss lang ang hadlang.
Oo, piso-piso lang talaga dyan. So, yun yung ano natin sa AHB. Once na nakaya mong patayin sa time limit yung first boss, ano ka na nun? Sold ka na. So, sagutin natin yung tanong ni Bench kanina kung bakit yung dito, dalawang attack, mas mataas yung binigay kesa doon sa dual amp. Ano? Kasi yung attack power, direct yan na madadagdag sa damage mo. Ano? Yung amp naman, multiplier siya. So, ibig sabihin, kung mababa yung attack power mo at nilagyan mo na 7 amp, mababa lang yung resulta. No? Pero in the long run, pag endgame na, syempre makakabili ka na ng weapon na mas mataas yung attack power, no? Pati yung ibang stats mo like merits, no? At iba pa, collection, tataas yung attack power mo, doon mas lilitaw na, mas malaki yung magiging epekto ng 7 amp kesa doon sa attack. No? Sabi ko nga sa inyo, di ba, na-explain ko na nung nakaraan kung bakit ano yan? Kung paano umaandar yung computation sa AP. No? Hindi siya nagdidepende siya sa average output natin. No? FS na ako sa OBT. Kung talagang free to play ka, ang FS, maganda siya. Saka ka na lang mag-change class kapag nakaipon ka na. Maganda pala kung dalawa build mo, no, boss. Pero sa akin, pag wala ka pang masyadong pera, ganito sa boots and suit, HP maganda din, no? And then yung dito naman, attack na yung lagay mo para balance ka. Damage at kuna. Ito kasi, pang tank lang talaga namin to. Kunwari, nung malalambot pa kami, kapag nag-hunt kami ng Tempus Ring, ginagamit namin to. O kaya naman, kapag nag-hunt kami sa Abandoned City dati, ginagamit din namin to. Kailangan kasi sa Abandoned City, 20,000 yung DP. Yes, tama. Damage build at saka death build. So, sa shielder, hindi ko sinasuggest yung mag-sigmetal. Blade, pwede ka mag-sigmetal na 3 slot, pero mas mataas pabigay na itong ganito. So, huwag ka na mag-sigmetal. And then, sa helm naman, mas preferred ko pa yung makunat. Wala lang ako ang palladium eh. Dapat palladium din gagawin ko dito. Kaso napakamura ko lang nakita nun yung 18 CDI sa palladium 16. Masyadong mahal. Kahit 16 lang dati. Kaya yan. Yan. So, pwede kang gumawa ng 3 slot na shadow set, and then kunwari naka-AOD ka, pwede mo nang isuot yung shadow set mo nun para burst damage siya. Yun nga, yung kinukwento ko kanina, eto kasing build na to, pang tank lang talaga namin. Sa guild kasi namin, matataas na yung damage, pero wala kaming tanker. Kaya ganun lang na build ko dito ay defense. Pero para sa mga free to play, I suggest tama yung ginawa mo. Attack yung nilagay. Soloista, FS, FG, or Gladiator.
Ang pinakamadaling i-build dyan sa tatlong yan, FS. FS talaga ang pinakamadaling i-build dyan. The power. Sa FS naman, yung AP natin na mga close to 2,500 plus, no? Halos matatapos natin yon yung AHV. 2,000 to 2,500 pataas. Kaso matagal. Yes, maraming mag-FS yan sa panahong to. Kaya nga, 'di ba sabi ko, ano, isa yung FS sa pinagpipilian ko, FS Warrior or FB. Kasi sa unang labas sa OBT, mag-aantay ako ng Arcadium or Palladium bago ako mag-set ng maganda. Number one, Blader, marami yan. Yung FS niyan hindi masyadong mahuli. Blader, Wizard, tsaka FA siguro yung madami. Sa FB, hindi ko pa sure. Ihuli ko yung FB kasi bagong FB user lang ako. Hindi ako masyadong ganoon kaalam sa FB. FS, pinakamadaling ipakota sa war talaga. Eto nga, itatayo ko lang sa war. Tapos, maliligo na ako. Pagkatapos kong maligo, kota na siya. Nakaka 1,000 points to nang hindi ko ginagalaw sa WAC. Feeling ko, yes, madami rin yung wizard. Feeling ko, sa unang labas, mithril siguro yung pinakamataas na item sa OBT. Feeling ko lang. Ayan, so may tanong pa ba tayo sa FS natin? O wala na? Doon sa mga kakadating lang, ano, paki anong mas okay lagay sa boots, boss, HP or death? Kapag na mahilig ka sa war, mag HP ka. Pero yung talagang punat build sa dungeon sa na experience ko, mas effective ito. Itong defense. Ito. Para sa akin, ito yung build ko. Yan, tama din yan. 139 or 169 siguro. Baka 169 siguro. HP. Okay lang din naman yung HP. Pero kung ako magbe-build, mahilig ka sa war, ano? Kasi kahit defense yung nilagay ko dito, malakas ako magpa-point sa war. Eh. Siguro ako, I will go with defense. Defense siguro. Boots and suit ko, defense. Defense ako. Yan, pwede rin balance. HP sa suit, defense sa boots. Pwede rin. Ano yon? Palitan mo na yung Shine Guard. Sa FS, kung mas mataas yung armors mo, mas maganda. Pati sa weapon. Kahit hindi sila 3 slot. Oo nga, no, hindi ko napansin. Napakadami pala natin kanina. Nag-hit tayo na 70 plus. So, dun sa mga 38 na hindi pa naka-follow, baka naman. Follow na tayo sa ating page, TSC Game Center. Novice set. Sa tingin ko, yung nabibili na Shadow Titanium.
Oo nga, maraming salamat sa mga nanonood. Ano? Yung mga solid na ka-TSC natin, yung lagi na nandyan. Thank you, thank you. Yung mga hindi pa naka-follow, like and follow na. Tapos, eto naman, para sa inyo, sali kayo dyan sa ating pag-giveaway. Ano yan? Kung ma-reach natin yung highest, $300 yan. Sir, sino pa yung mga FG sa Demi? Hindi na yata active yung mga FG ngayon sa Demi. Parang ako na lang yata naiwan. Mabagal pang solo, yes. Totoo yun. Pero solid talaga. Sa totoo lang. Kung hindi nyo pa alam, ang first character ko na sinet ko sa Cabal Mobile ay Shielder. Kasi ang binili ko lang nun, bumili ako ng weapon. And then basura items lang. Yung outrageous item na may HP at saka attack lang sa gloves, ganyan. After 6 months siguro, nakaipon na rin ako. Ayan, at saka ano daw, exclamation point notify. Ayan, maraming salamat sa pagpapaalala. No? Nakakalimutan ko kasing ano, sabihin sa mga nanonood. Thank you sa pagpapaalala. Wait ako ng warrior guide mo. Yes, in-edit ko na pala yung wizard guide natin. Siguro available na siguro siya bukas ng umaga or tanghali. And then, etong shielder guide natin, baka Thursday ko pa lang, ay Thursday na pala bukas, baka Friday ko pa lang siya ma-upload. And then, tignan ko lang yung schedule ko bukas kung walang training. Mag-warrior na tayo. Tag dito. Mag-warrior na tayo bukas ng gabi. Para bago mag-OBT, matapos natin yung lahat ng classes. Yung server natin sa OBT, antayin muna natin yung official announcement kung tatlo ba talaga. And then magbutuhan tayo kung saan tayo pupunta. Uy, thank you. Yan, yung mga nagre-remind na mag-subscribe sa YouTube channel natin. Salamat sa pagtulong. Ano? So, kung mapapansin nyo, hindi matibay yung boses ko. Kaya hindi ko kayang mag-live ng matagal. Minamalat kagad ako. Effective yung level 3 disarm. Oo. Totoo. Masarap yung... Pero mas mataas yung DPS ng level 1 na disarm. At wala nang kasama. Yung ganitong set sa Eka. Oo naman. Yung ganitong set sa Eka. Ay, try natin ano. Ay, mag-11 na pala. Taglit lang ha. Sige, i-try natin ng Eka kahit isa lang. Shout out kay Far Marley. Pumusta sa Kalawakan. Ay, nako, St. Peter. Huwag mo muna akong kunin, St. Peter. Eto, medyo malamig-lamig sa Kalawakan. Boss, di ba Shine Guard? Ah, yung Shine Guard naman, yan yung ano, yung nakukuha sa quest. Tama, Shine Guard yun. Tapos ano yan ha, yung 3% lang. Bili tayo ng konting ano, pang sigurado lang. Panigurado pa. Sige, try natin ng isa bago tayo. Yung King Ape, buhay pa sa... Hindi na. Binenta na yun. Nabisi yung may-ari. Bossing, well done. Ay, uy, salamat. Salamat. Nagulat nga ako nandyan sa St. Peter. Akala ko sinusundo na ako ni St. Peter.
Meron pa ba tayong ibang mercenary dito? Ah, yun lang. So, kapag mercenary ninyo, Yuan at saka Blader na lang muna. Asan ba yung Blader? Ito. Doon sa mga... Kasi yung Blader, free lang natin siya makukuha. Dito ko na lang muna lagay. Yung Blader, sa quest lang natin siya makukuha. Bale, yung Yuan na lang ang bibilin natin. And then, kahit yun lang muna yung mercenary natin sa una. Sinis... Ano yan? Sinisingil na ako ni St. Peter sa monthly hulog ko. Nagulat nga ako nandito sa St. Peter. St. Peter... Follower pa natin siya. Uy, thank you. Baka may libreng ano dyan. Oo, quest sa Manticore si St. Peter. Tignan natin sa mga pinapag-giveaway kung may boots doon. Ayan, mag-ano tayo sa BM3 natin para mabilis-bilis. Ito lang, ay, asan na yung setup kanina? Ayan. Ang di mag-follow and share sa page ni Boss, o di kukunin ko. Uy, St. Peter, salamat. Natawa naman ako sa comment ni ano, St. Peter. Ayan, so, matakot na kayo kay St. Peter. Ano? Naalala ko yung live stream natin nung ano, yung celebration natin na una, yung part 1. Tawang-tawa ako doon sa mga pinagko-comment ninyo eh. Lumakad yung chunk ko. Naka-follow na po ako at nag-share. Ayan. So, safe ka na kay St. Peter. Nani? May mahilig din ba sa anime sa inyo dyan? Ayan, safe na daw. Lord's question lang, yung nalulot ba dyan? Yan ba yung ginagawang kaya score? Yes, bro! Ito yan. Ano yan? May chan ka pala, sir. Ano ibig mo sabihin? Oo, oh, sumakit yung chan ko eh. May chan ako. Ah, dadami talaga yung follower natin kasi nandiyan sa St. Peter. Masusundo kayo kapag ka hindi kayo nag-follow. Salamat ha. Salamat sa pag-appreciate sa ano natin, sa ginagawa natin. Ah, One Piece. Ano? Oo, oh, ikakraft yan. Kaya lang, suggestion ko kapag ka nag-e-eka kayo, kailangan gumamit kayo ng beads para hindi, eto, blessing beads plus at saka yung superior beads. Sabayan nyo ng premium. Para mas mataas, mas madami kang makuha. Wave 6 lang ako dyan, tapos 20 plus score lang. Oo, kapag ka walang bids talaga, mababa. Pero bakit 20 lang? Ako nakaka-47 naman ako pagka walang mga bids. Ah, iba-iba yan. Iba yung pambutas sa suit, sa wings, at saka sa bike. Teka, may ano ako dyan. May video na ako, hindi ko lang na-upload. Kabal Mobile Korea. Ito kasi yung sekreto natin dyan sa mga
sa mga tips ko. Ito, ang sikreto dyan, itong notebook ko. Ito ang ating listahan ng mga tips. Niregala sa akin ito ng pamangkin ko dati. PSC notebook. Lods, may question ako. Ano ang pinagkaiba ng FB sa FS para sa newbie ka, Val? No, magandang gabitin, early to late game. Una, yung roles nila magkaiba. Yung FS natin ay tank, no? Ang FS ay tanker. Yung FB naman, ang pinaka-role niya sa party, taga-debuff. Ngayon, yung para sa mga newbie, mas madaling maintindihan yung gameplay ng FS. No? Medyo komplikado yung FB, pero sa late game naman, pag napakunat mo na yung FB din, malakas din talaga siya. Ang dami ko na blessing bid at superior, yari sa akin yan. Tama, tama. Yung Power Ranger pala, dalawa yung events natin, ano? Yung isa, yung lumalabas sila bago mag-war. Yung isang event naman, yung pa-isa-isang Power Ranger lang na lumalabas. No? Every 30 minutes siya na-respond. Shout out kay Kenneth Divias Abrigo. Si Vin, hindi na siya, hindi na. Notepad na TSC. Ayan, binigay talaga sa akin to. Tapos, ano nga, sabi ko, magandang idea yan. Yung pamangkin ko kasi, artist. No? Siya nga pala, kung inyong haayaan, dun sa mga taga Pampanga lang o malapit sa Pampanga, may art exhibit yung pamangkin ko. Kung alam niyo yung Kamalig. Ano? May art exhibit siya sa July 31. Libre lang yung, walang entrance, libre lang. May art exhibit sila. Solo exhibit niya yun. Sa Kamali. Mas maganda naman talaga yung Korea kesa sa Thailand. Ang lamang lang ng Thailand kasi may English. Kahit 60% may English yung ano. Pero sa management, sa Korea talaga tayo. Ito lang yung problema dito dahil sa kakadaldal ko, hindi ako nag-lure kanina. Kapos tayo sa oras. Hindi ko sila lahat mapapatay. So yan, dun sa mga taga Pampanga at malapit lang ng Pampanga, ano? Kung may hilig kayo sa painting or drawing, ganyan. May exhibit yung pamangkin ko sa July 31 sa Kamalig. Pwede nyong i-search. Oh, kabilang siya sa mga ano, sa mga rising artists ng Pampang. Sir, yung indicator na parang umiikot sa skill icon. Ano yan? Eternal Chaos Arena ang pangalan ng dungeon. Naka-activate. Click lang po ba? Yes! I-click lang natin para ma-activate at ma-deactivate. So yun dito, i-lure na natin ng konti para magkumpulan na yung mga mobs.
Ah, yung warrior bihira mag-crit kasi mababa yung ano niya, yung CRI o critical rate increase. Yun yung reason naman kung bakit sinasabi ko na madaling i-build ang FS kasi mataas yung CRI niya. Ayan bro, tignan mo, nandito pa lang tayo. Wave 6, 31 na. Eh, hindi ko pa na-clear yung lahat ng mobs kanina. So, nasa 42, 47 yung nakukuha ko dito. Sa Korea, isang server lang tayo. Dun sa mga hindi pa naka-subscribe dyan, ano? Subscribe na kayo sa YouTube channel natin. TSC Game Center din yung pangalan. And then, like and follow na yung page natin. Ayan, kung mapapansin nyo dito, aantayin ko yung cooldown net. Sa akin, kaya bakit 20 lang minsan 18? Siguro hindi mo napapatay lahat ng mobs. Nakakain yata ako ng bagay na allergic ako. Langati yung yung braso ko. May red spots. Kabal Korea tayo. Hindi ako naglalaro sa Thai. Archie Padilla, sagutin natin mamaya yung ipapakita ko yung pambutas ng bike, costume, and wings. Yes, wala tayong bids sa ngayon. Wala akong premium, wala akong bids. Kaso yung sa kanya, mas mababa eh. 20 lang. Yung nalulot na special dito, yung mga panggawa ng safeguard para sa accessories. Solo VPN, open VPN, at saka naka-paid VPN ako na yung sa kaibigan namin na si Shawarma. So dito, ang pinakakalaban natin, kapag shielder ka, ang dapat mong gawin dito, sa una pa lang mag-BM ka na or mag-combo. Kasi mauubusan tayo ng oras. 1 and 30 seconds na lang. So ang sagot dito, kailangan mag-BM ka or mag-combo sa una pa lang. Dahil ang kalaban natin dito oras. Anong mabisang gamot sa buni ha? Kaya lang ay i-try ko siyang habulin. Magkukulang tayo sa oras dito eh. Hindi kasi ako nag-BM kanina, hindi ako nag-combo sa una. Ay, tapos na pala BM try natin, hindi ko rin napansin. Wait. Ayan, pasensya na, hindi ko mapapakita yung pagpatay natin sa dahil magkukulangan tayo ng oras dito. Pero nakikita ninyo yung damage natin, sobra-sobra, para dito. Dahil nagbabasa ako ng comment kanina, hindi ko siya tawag dito. Hindi ko napansin kagad. Lods, nung unang laro mo ba kabal, nag-top up ka agad para sa weapon? Hindi, hindi ako na. So ayun, pero sure ako matatapos natin 'yon. Sa pagbabasa ko lang ng comment, nagkamali ako. Yung sa time natin. Asan na ba yung ito, 35 fragments after mo nung tapusin yung Eka, i-craft na natin sa dito.
Eto, dito. Wala pa tayong idea sa rate ng OBT. Sabi daw pantanggal ng buni, ano eh. Bawang. Bawang. De, joke lang yan eh. Try mo ko chili. Okay. Yung tanong kanina, yung pambutas sa mga costumes. Eto, dito natin makikita yan. Sa suit, sa bike, and then ito naman ay para sa wing. Para makapag-craft tayo niyan, kailangan natin yung materials. Makukuha naman natin yung materials dun sa mga ayan, samplean natin. So kay Chloe, example natin ay yung sa wing. Ayan. Kunwari wing costume yung gusto natin. So punta tayo dito kay Lola Yerte. Tapos bibili ka nito. Dito yung scroll. Pwede ka makakuha ng scroll o yung light feather material. Kailangan mo ng 100 AP at saka 5M. So pagbukas mo niyan, ayan. So light feather material, kailangan mo ng 15 pieces. So ayun, light feather material. Ito 'yon. So kailangan ng 15 pieces para maka-craft ka ng isa. So ganun. Ah, mahaba 'yan. Kailangan ipa-level mo muna yung amity mo hanggang 4,500. You know, 4,500. May tutorial tayo sa YouTube channel natin yan. Pwede nyong panoorin yung pagpapataas ng amity hanggang 4,500. Okay, so tapos na muna yung aking tutorial. Yung ating tutorial for tonight. Kapag hindi busy bukas, kita-kita tayo bukas para sa Warrior. Dahil dun sa voting natin kahapon, Warrior yung pangalawa. Dun sa mga magki-claim ng premyo, pahinga lang ako siguro ng 10 minutes. And then mag-online ako ulit. No? Magpo-post ako sa page natin para mag-claim na kayo ng premyo. So, bago ko i-end yung live natin, dun sa mga 27 na hindi pa naka-follow. Follow na tayo para at mag exclamation point notify para ma-notify tayo sa mga susunod nating activities. Subscribe tayo sa ating YouTube channel. Pasuyo na lang, panoorin nyo yung mga video natin sa YouTube channel para ma-monetize na natin yung channel natin. Thank you. Kahit na pag-free lang kayo, manood kayo ng isang video doon. Malaking tulong na yun para sa akin. Pwede ba ako mag-claim kahit di ako nanalo? Pwede naman. Ano bang may bibigay ko sa'yo? Pagmamahal. Sige, thank you. Ingat tayo ulit. Maraming salamat. Kita-kita tayo ulit bukas. Yung mga nanalo, pahinga lang akong konti. Mag-online ako para dun sa claiming ng prizes. Kailangan nyo mag-PM sa akin sa page, ano, yung mga nanalo. So, see you again tomorrow, TSC Game Center, signing off.